Nagalit nga si Michael kay Dr. Tanyag dahil nakita nga nitong kayakap nito si Lynette. Sinabi nga ni Dr. Tanyag dito na kinoconfort niya lang si Lynette dahil sobrang nangungulila na ito kay Annalyn. Tugon naman ni Michael dito na baka sinasadya talaga niya yon at para-paraan lang daw talaga ito. Gayunpaman, sinabi ni Dr. Tanyag dito na andumin nito mag-isip at wag daw nito pairalin ang pagsiselos nito sa kanya. Dagdag pa niyang sinabi na kahit anong gawin nito, hindi niya mapapasagot si Lynette. Samantala, pinuntahan nga ni Annalyn kung nasaan sina Zoe dahil nakarinig ito ng putok ng baril. Nagalit nga si Annalyn sa mga armadong lalaki dahil nakita niyang nakadapa na sina Luke at Zoe. Buhay naman pala ang dalawa at ang marinig niyang putok ng baril ay pananakot lang sa mga ito. Sobrang nagpapasalamat naman si Zoe at Luke kay Annalyn dahil nagawa nitong iligtas sila sa mga armadong lalaki. Naiiyak nga ang sinabi ni Zoe kay Annalyn na sobrang proud siya dito kahit na hindi naging maganda ang naging trato niya dito. Samantala, nakausap nga ni Oscar si Lynette. Nagmakaawa nga si Lynette kay Oscar na ibalik na nito sa kanya ang anak niya. Tugon naman ni Oscar kay Lynette na huwag itong mag-alala dahil ibabalik nila sila Annalyn kapag natapos na ang mga ipapagawa nito sa kanila. Sinabi nga ni Oscar kala Annalyn na hindi pa sila makakauwi dahil marami pa palang sugatang miyembro nila ang kailangan gamutin ng mga ito. Samantala, tinanong nga ni Michael si Lynette na bakit malapit pa rin ito kay Doc RJ. Kung may gusto raw itong ipaabot kay Doc RJ ay sa kanya na lang nito sabihin para siya na lang ang magsabi kay Doc RJ at nang makaiwas ito doon. Dagdag pa ni Michael na gusto lang niya itong protektahan. Nagalit naman si Lynette dito at sinabing hindi nito kailangan ng protection niya dahil sa totoo lang ay nasasakal na raw ito sa kanya.